sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon. Aminin natin ang ating mga kasalanan kung tayo ay manapat na pumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin mo sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang Diyos ay ating kapitid, pagkilingay
Sumayin niyo, Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon niyo, may mga Pariseo yung habit kay Jesus. Hindi nila masino siya. Kaya kanilang tinanong, naaayon ba sa pagkusari kung wala yan na lalaki ng kanyang asawa? Sabi niya, ano ang puso sa iyo ni Moises? Sumagot naman siya na, ipinagiging bulot ni Moises kung wala yan na lalaki ng kanyang asawa. Matapos ang tiga ng masulatan ng pagkakitin wala. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katibasa niya, kaya hindi nagtapos. Subalit sa pasimula pa, ang likhati ng Diyos ang sinita. Nilalangya, silang lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ang lalaki ang kanyang ama at ina. At magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kung isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Pagdating sa babae, ang mga alagad ng panalaman ng Jesus tungkol sa bagay nito, sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaki iwalay sa kanyang asawa at pag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nakakalunya. At ang babae kung iwalay sa kanyang asawa at pag-asawa sa iba ay nakakalunya. Ang mabuting balita ng isang pinakamahalagang aspeto at tinatawag nating pundasyon ng ating simbahan ay ang pamilya. Itinuturing ating mahalagang aspeto ng pamilya sa ating simbahan. Kaya naalala niyo po sa kwento ng muling magkabuhay ng ating Panginoon sa pag-akyat niya sa langit kung saan tinatasan niya yung mga homeless na magpatuloy sa kanyang misyon. Mga apostoles na pumasok sa tahanan ng bawat Kristiyano pamilya upang ipahayag ang mabuting balita. At ito ay dahil kinikilala ng mga apostoles kung gaano kahalaga ang bawat Kristiyano pamilya sa simbahan. Kaya nga na kapag nais ng diablo, nais ni Panita sirahin ang simbahan, ang alam ng demonyo na kapag nasira ang pamilya, apektado din ang simbahan. Kaya nga kapag ang pamilya ay bumagsak, ang unang kumakalakhak, ang unang kumakalakhak ay walang ibang kundi ang demonyo. Sa ating Ebanghelyo ngayon, ipinapaalala niya sa ating ibang halaga ang kasalan sa bawat pamilya. Our thoughts of the day, remind you us that for Jesus, God is joined together, the woman being must be separate. Because marriage reveals and sacrifices the Christian family. Ang kasal, ang tunay na nagpapabanal, ang tunay na nagpapatibay sa samahan ng bawat Christian pamilya. Ang kasal, ang magbibigay ng kapurahan sa unayan ng babae at lalaki na nagpapabanal sa konteksto ng pamilya. Narinig natin sa ating Ebanghelyo, hindi sa kaya ng ating Panginoon sa mga bagay na sumisira sa kabanalan na sakramento ng kasal, sa kapayapaan ng pamilya, sa kamahalan ng mga kabataan. That is why the last part of the Gospel of the Closer talks about blessing the children. Pagpapaspas sa mga kabataan. Sa longer version ito, bakit nga ba? Sapagkat ito'y pinapaalala sa atin na sa kwento ng paghihiwalayan, lalo na pagdating sa diborsyo, ang unang apektado palagi, ang pinaka-apektado ay walang iba kundi ang mga kabataan. Sa nagpapataasang kain, sa nagtutubang kain ng mag-asawa sa pagkapit sa diborsyo,
ang palagi na inyong humuhan at sugatan. Kaya mga kabataan, sa kwento ng diborsyo, ang pamilya ay naitipong sira at ang mga kabataan ang kulay ng talunan. Bakit kinakapag-usapan natin itong diborsyo sa ngayon? Sa pagkat ito yung sinusulong ngayon, diba, sa ating kongreso. Maya-maya, malinig natin, eh, meron na tayong diborsyo sa Pilipinas. At bakit ayaw ng simbahan sa diborsyo ito? Sapagkat ang diborsyo ang unang panirang sa kabanalan ng kasal at ang bawat kasal ng pamilya. Divorce is a poison to the sacredness of marriage and family. While anointment beaten in the church received it, proves the invalidity of marriage, which means that there was no marriage from the beginning. Divorce simply terminates a valid marriage. Kung saan, kapag nagkasawaan, kapag nag-away, kapag hindi nagkakintindihan, eh ina, pwede tutulin ang ugnayan sa konteksto ng divorce. At ito ang inaayawan ng simbahan na maging madalihan ng ordinaryo na lang ang kasal para sa atin na makakaapekto sa bawat Kristiyano pamilya. Tingnan niyo sa ibang bansa. Tatlong araw na diborsyo na agad pagkatapos ng kasal. Hindi na nagkaunawaan dahil ayaw sa pagkain, ayaw sa ugali. After ilang months, diborsyo na agad. At ganito ang mangyayari sa atin pag tayo ay magpapilog dito sa sistema nito. Ang sisirain, pamilya, kasal, kabataan. At bakit umaabot sa komplikadong sitwasyon ang mga asawa, kundi kaya ang pamilya? Diba? Bakit nagkakaroon ng kanitong pagkabulabog sa loob ng tahanan? Dahil madalas, nakakalimtaan bawat pamilya ang tatlong mahalagang aspeto sa loob ng tahanan. And we call them the three F's of marriage. Ang tatlong F sa buhay ng mag-asawa. At ano yung tatlo ito? Una, nagkakaroon ng separation or marital separation, umahantong sa divorce or kung ano pa, dahil una sa lahat, nakakaligtaan sa loob ng tahanan ang tinatawag natin faith. First F, faith. Pananampalataya. Family are easily destroyed when they do not have strong conviction in their faith or when they do not have faith in their hopes. When Jesus is not the second center of the relationship, the Christian family is always put at risk. Ang pamilya walang pananampalataya sa loob ng tahanan, mga kapatid, madaling masira at mawala ng pagkakit sa bawat isa. Palagi natin nabibigay, the family that prays together, ano sunod? Nakasal natin, the family that prays together, stays together. Nag-iintindihan ba natin yan? Ibig sabihin, ang pananampalataya ang nagsisilbing pundasyon sa bawat pamilya. Faith is the oxygen of every Christian family in facing all challenges of life. Kaya kapag ang pamilya ay walang magpapahalaga sa lasal, sa misa, ano mangyayari? Sila ay nagyari ng kanya. At ito ang pasimula ng pagtayo ng kanilang puso sa bawat isa. At alam niyo po, maraming kwento ng marital separation na nagsisimula sa kawalan ng pananampalataya sa loob ng tahanan. Dear friends, faith finds us in Christ, who is the greatest protector of our families. Siguro magandang tanong sa bawat pamilya na nandito ngayon. Kung tuwing sa bahay, tanongin mo bawat isa. When was the last time that you prayed together as a family? When was the last time that you heard Mass together as a family? When was the last time that you prayed even for your family? Second F, friendship. Our first meeting reminds us of God's love when He gave man a woman for partnership. Binigyan niya ng lalaki ng babae, hindi lamang para merong makasama, kundi para merong katuwang sa kanyang buhay. And my dear friends, marriage is not just about companionship, but rather partnership.
Hindi kayo pinagtagpo ng Diyos, hindi kayo tinadhana ng Diyos sa sakramento ng kasal para samahan lang ang bawat isa, kundi higit sa lahat para alalayan ang bawat isa sa hirap o ginhawakan ng buhay. And this could only be possible when friendship is preserved in your relationship, in your home. Alam niyo po, mas tumatagal ang samahan ng kasawa kung hindi nawawala ang kanilang makikipagkaibigan. Diba? Sa lahat ng kwento ng pagmamahalan, sa bawat love story, saan ba nagsisimula? Sa pakikipagkaibigan. Walang nagsisimula ang kwento na hindi dumadaan sa pakikipagkaibigan. Kaya kung naalala na ng mga boyfriend, girlfriend pa kayo, ang sweet-sweet niyo. Diba? Kay ordinaryo lang ng mga pagkain, hindi big issue sa inyo. Madaling sunugin, madaling pakinigin. Bakit? Dahil meron magkakaibigan. Eh bakit after kasal, after ilang years, nagkakatasiman na? Kunting problema lang, nagtataasan na lang boses. Bakit hindi kayo nagkakaintindihan sa isa't isa? As friends, you are expected to work with each other and for each other. Na sa hirap at ginhawa kayo'y magtutuluan at hindi magtutulakan. Kakapit sa isa't isa at hindi pipitin sa sinong paapangako. Sabi nga, ang tunay na magkaibigan, walang iwanan. At ganito din ang hapon sa mga kasawa. Sana wala ng iwanan. At mangyayari ko, bawat isa. Remember this, you are blessed by God to build not just companionship, but more so, partnership and friendship. According to our Lord, friendship is the only relationship that lasts. Third point, forgiveness. The third end is forgiveness. Pagpapatawad. Our second reading reminds us how Jesus humbly embraced suffering and death. For our sake, humbly, He forgave us in order to save our relationship with Him. Kaya nga, tumitingin tayo sa cross, hindi lamang ito nagpapaalala sa atin ng kaligtasan. Hindi lamang yan ang kwento sa cross. Ang kwento ng cross ay napapatukol sa wakas na pag-ibig ng Diyos nung pinatawad niya tayo upang panibaguhin ang ating pagkatao at ayusin ang ating ugnayan at pakikipagkaibigan sa Kanya. Relationship is restored when there is forgiveness. My dear friends, many times marriage is compromised when the heart becomes unforgiving. Kapag ang pamilya ay nagpabilog sa galit, sa pride, kapag nawala ng kakayanan ng puso magpatawad, ang ugnayan, ang samahan ay nasasayang at napapaliwanag. Alam niyo po, walang nananalo sa kompetisyon ng galit at sama ng loob. Lahat tagnan. Kapag sa loob ng tahanan, ang mag-asawa ay hindi marunong magpatawad at tauwi sa demosyo, sabi ko nga, sa galit niyo yung pinapakita, sa sigaw niyo araw-araw, na nakikita ng mga anak, ang apektado niya sa lahat ay ang mga kabataan. With your couples, embrace your crosses always with a forgiving heart for each other. In the cross, Jesus teaches us that the best antidote in restoring a broken relationship is through forgiveness. Dear couples, whatever difficulty that you're going through in your family right now, be always humble to forgive. Huwag magpabilog sa sinsin ng galit. Pagpusto, patutong makinig sa tinig ng pagmamahal at pagpapatawad. Dahil kapag tayo ay nagpapatawad sa kukulang, panalo tayo panalo. Mga kapatid, ang pamilya ay biyayang panloob ng Diyos sa ating buhay at sa ating simbahan na kanyang pinabanal at pinagtibay sa sakramento ng kasal. Sana, huwag natin hayaan na ito ay sirapin ng diborsyo kahit anumang mukha, kahit anumang pamamaraan ng nasod sa kalbananan ng kasal ng pamilya.
pamilya at sa kakahihitan ng mga kabataan. May we always sanctify and protect our families by nourishing it with the three F's of marriage. As we said, faith, friendship, forgiveness. At sumayin niyo rin. At pagpalaan kayo ng mga pag-iing ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa bayan at magiging balita ng Diyos. Salamat sa Diyos.